John Rel Casimero binasag ang katahimikan at nagsalita na matapos marinig ang sinabi ng kanyang promotor na si Masayuki Ito. Sinabi ng promotor ni Casimero na malabo na daw magkaharap sila ni Monster Naoya Inoue base nga sa naging performance nito matapos ang laban nila ni Ong Gomi. Kaya naman mga idol, umalma naman si Casimero na diskarte niya lang daw iyon at 60% lang na lakas ang kanyang dinamit sa laban. Kaya naman mga idol, ang naging resulta ay bumaba ang kanyang rate sa IBF at naging panglima na lang siya sa ranking. At dahil dyan mga idol ay nagsalita naman ang promotor ni Casimero na binabati ni si Carl James dahil sa maganda nitong ipinapakita na umangat ito sa ranking dahil naging pang-apat na ito sa IBF. So marami tuloy na mga fans ni Casimero na parang itsapwera na daw ito, kaya naman umalma si Casimero dito. Nagsalita na nga si Casimero mga idol sa isang komento nga ng isang fans nito na sinabing para daw sa kanya ay okay daw ang galawan nito at ang importante ay malakas siyang suntok at tataposin nito sa late round ang laban. At nag-reply nga ang Agus ng Pinas. Nagpasalamat siya sa nagkomento, at sinabi nga niya na diskarte lang niya talaga iyan, huwag daw mag-alala dahil magtatapat pa din naman sila ni Inoue sa tamang panahon. Malakas pa din ang kumpiyansa ni Casimero na makakaharap nito si Naoya kahit ang promotor na mismo nito ang nagsabi na hindi sila magkakaharap sa ngayon. At sinabi din ni Naoya na hindi na rin siya interesado dito, so mga idol, tignan na lang natin ang gagawin ni Casimero para makaharap niya nga talaga itong monster ng Japan. Dapat mga idol ay makaharap niya na ang mga boxer na may mataas na ranking para siya na ang maging mandatory challenger. Sa kabilang banda naman mga idol, Marlon Tapales nag-umpisa na nga ang hard training sa Baguio at nagsimula na nga sparring partner contra kay John Estrada at Herland Gomez na pag-alam nga natin mga idol na napakaganda ng ipinapakita ni champ Marlon Tapales sa laban at napakabilis daw gumalaw. Ayon pa nga sa kanyang sparring partner na si John Estrada, di daw siya makatama dahil sa sobrang bilis nito gumalaw. Pagdating naman kay Gerald Gomez, sinabi nito na 100% na talagang nasa condition si Camp Tapales sa laban. Nightmare Marlon Tapales, mukhang handang-handa na talaga at gusto niya daw gulatin ang buong mundo, lalo na ang bansang Japan, dahil talaga namang tatalunin niya ang nag-iisang monster ng Japan na si Naoya Inoue sa December. Panoorin natin ang pag-aangas ng ating kababayan ni si Marlon Tapales at ang prediksyon at komento ng dating 4th Division Champion na si Jerry Peñalosa. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag na huwag niyong kakalimutang mag-follow, like, and share, and subscribe. Thank you! Hello, let's go fight! I'm waiting! Let's go! I'm waiting! Naoya Inoue! So sa tingin mo Kuya Jerry, ano yung mga dapat paghandaan at gawin ni Tapales pag nilabanan niya si Inoue? Tapales kasi magaling din na boxingero eh. Kompleto rin eh. Yung masabi ko siguro, na stamina na makipag-compete siya from first to 12 rounds. Tibay for sure. Talagang patibayan niya yung katawan niya kasi alam natin si Inoue talagang magaling mandukot sa katawan eh. Ang galing niya mag-fix sa taas or sa mukha. At biglang kasunod nun sa baba na eh, sa katawan. So, talagang tingin ko kaya naman siguro magkipagsabayan. So, who knows? Baka siyang makauna. Di, maswerte. Pagkat...